Oh, wag na kayong magpabuntis. Oh. Eh, kung makabo ka kayo, wagas eh. Oh, subscribe! Yeah. May bawal ba subscription? Wala, di ba? Click the button, subscribe. Then click all. Bell. Alala ko lang. Sabi namin, di ba? Doon sa batas ng curfew, ang purpose, alagaan yung bata. Iligtas sa kapahamakan. Oh, yung pariwarang magulang, papanagutin ng isa pang batas. Meron tayo isa pang batas para sa magulang. Paalala ko lang sa mga nanonood. Oh, ito po, may makukulong na yung limang magulang. Nakasuhan na po. Sabi ko po sa inyo, seryoso po kami. Hindi po to joke. Hindi po kami after sa penalty. Hindi po kami after doon sa babayaran ninyong penalty. Hindi po. After po kami sa kapakanan ng bata, ng minor de edad. O, ito po. Ha? Limang magulang. Ha? O, nasa korte na po. O, hinihiring na sila ngayon. O, dahil sa kapabayaan nila, sa kanilang minor de edad. O, in violation of curfew, and in violation of the provision of another law, an ordinance in the city of Manila with regard to neglect of the parents. Oh, kaya po, seryoso po ha. Ang pamahalaan, eh, magsipag-ingat kayo. Eh, talagang hahabulin kayo ng pamahalaan pagka pinabayaan ninyo ang inyong mga anak. Responsibilidad nyo po yan. Lalo na pag minor de edad. Bakit ba isinusugan nyo sa kalye? Siyam na buwan ninyong pinaghirapan niya sa inyong tiyan. Dugot laman nyo yan. Walang magmamalasakit dyan ng totoo, kundi kayo bilang magulang. Oh, yun. Eh, huwag nyo kakalimutan yun. Ngayon, hindi nyo na kaya. Nahirapan na kayo. Oh, huwag na kayo magpabuntis. Oh. Eh, kung makabo ka kayo, wagas eh. Tapos sisihin natin si Pedro, sisihin natin si Juan, sisihin natin ito. Pero nakaligtaan natin tingnan ang ating sarili. Di ba? Eh, sa akin lang, hindi ko kayo inaawat. Mag-anak kayo na mag-anak. Oh, gusto nyo 1-2? Oh, 1-2 sawa? Oh, magsawa kayo. Wala o. Oh. Walang nagbabawal sa inyo. Kaya lang, we have to be responsible. Sabi nga ng nanay ko noong bata ko, ikaw ah, syota-syota ah, tigil-tigilan mo yan. Eh, tayo nga tatlong bibig eh, hirap na hirap na tayong kumain, magdadagdag ka pa ng isang bibig. Pag tinignan mo siya, parang harsh. Pero sa totoo, totoo pala. Ang hirap. Eh, mano pa, yung dinagdag mong isang bibig sa loob ng bahay mo, naglabas pa ng isang bibig na malakas na tumuga ng N26. Oh, eh ngayon, yung mga gamot ngayon, di ba? N26. Ano yan? Bona. Oh. S26, sorry. N95 pala yun. May flashback pa ako na ano. Oh, di ba? S26. Bona. Bromil. Di ba? Ano pa? Mga ano? Bear Brand. Birds 3. Ba, social yung lahat ha. Ako, Am. Ah, Am, saka Alaska. Oh. Yung evaporada nung araw, oh. Ah, Diyos ko. Sa totoo lang, di ba? Ang hirap. Ang hirap. So kung alam natin, mga kababayan, kung alam natin na sumasalat, may pagkukulang, huwag mo na, magbihid tayo. Oh, paiwasan ninyo sa asawa ninyo si San Miguel. Ang hirap kasi pagka nakatira na ng gin, umiinit na katawan eh. Oh, kalabit dito, kalabit dito. Itulog mo yan. Sa totoo lang, hindi ko kayo binabawal ha. Magparami kayo, magsawa kayo. Pero, kuidado. May kaakibat na responsibilidad yan. At huwag niyo sasabihin sa akin. Ha? Huwag niyo sasabihin sa akin. Eh, hindi ko kaya eh, ang tigas ng ulo eh, ang dami ko pa ang inaalaga ang maliliit. Aba, akalain mo, pagkatapos mo magpakasarap, ibibigay mo yung problema sa pamayanan, sa pamahalaan.
Eh, ikaw naman ang gumawa noon. Pananagutan mo yun. Yun po sinasabi ko. Kaya huwag niyong mamaliin ang intensyon ng pamahalaan. Ang intensyon ng pamahalaan, pangangalaga, pagmamahal at pagmamalasakit. O minsan, sa pagmamahal, may sinasabing salitang katotohanan. At ang salitang katotohanan, minsan masakit sa tenga. Yung real talk. Real talk kasi medyo, ano yan eh, medyo makati sa tenga para kang tinutuloy. Ano yung tulala? Tulili. Oh, hindi, mali si ate, nahuli ko. Tulili daw. Totally! Panghuli ko. Nasa almari pa ako, joke ko na yun. Oh yan, doktora si Vice Mayor Honey. Di ba? Ako gusto kong anak, 12. Alam nyo ba yon? Oh, ako gusto ko 12 eh. O bakit ba hindi? O, kaya lang, nung lumalabas na, kuya, yad ba ka na sa ano, sa S26? Bili mo, madaling araw, babangon ka. O, magkano dati yun? 400? 500? Eh ngayon yata, 700 na? 800? Siguro po. O, bili mo niya. Diba? Ilang pagkain na yun. Kaya ang hirap eh. I don't want to judge you. I don't want to, you know, ayokong pangunahan kung paano nyo palalakiin ang yuman. Kami magagabay lang. Kunin nyo ang anak ninyo, isok pa nyo sa oblo ng bahay nyo pag oras ng disoras ng gabi. Para sila ay malayo sa probability na maaksidente, madisgrasya. Anak nyo yan. Eh sana po, sana lang naman. Ako naman eh, nakikisuyo. Alagaan ninyo ang inyong mga anak. O, pag hindi nyo kaya, o, kukunin namin yan, papapanagutin ka namin. O, sa, kasi, mahalaga sa amin ang mga bata. O, mahalaga sa amin yan. Yan ang kinabukasan ng siyudad na ito. O, kaya nga mga programa dito ay patungkol sa assistance. Eh, and all aspect, as much as possible. O, eh, sana lang o, nagkakaunawaan tayo. Mga nanay, mga tatay, ha? Pagdating ng alas 10 ng gabi, tiklop na. Mga bata, weo na, log 2. Para tumangkad kayo. Ano na kayo? Para sa inyo po yan, hindi po para. Sa totoo, trabaho pa yan eh. Sa totoo lang, kayo mga nandito sa opisina ko. Pwede naman namin ikipit balikat yan. Eh bakit pa? Batas lang yan. Bayaan mo siya dyan. Matigas ang ulo ng magulang, eh hayaan mo siya. Siya ang nanay, siya ang tatay. Di ba, pwede naman ganun ang attitude ng gobyerno? Pero hindi. Ito yung pagmamalasakit namin. Ito yung tinatawag na pamamahala. Ito yung tinatawag na ipinararamdam mong may gobyerno. May mga alituntunin na dapat tupdin at sundin ng bawat ahensya ng gobyerno at mamamayan. Para sa inyo po yan. In the long term, you will realize. At lahat po ng pagsisisi, nasa huli. Oh, kita mo si Tarzan. Huli. Siya, paktay, bayawak eh. Kita mo kanina, ate. May isang inchik eh. Pag ako kausap, English, hindi ako maintindihan. Pag Tinagalog ko naman, hindi ako maintindihan. Pero si Chita eh, yung kasama niya. Ayun, naiintindihan. Okay, ha? Lima ho, ang magulang. Nalulungkot ako. Dang-dang libo, milyon ng magulang sa Maynila. O, talaga meron pang iilan na lima. O, ito po, magandang paalala. Talagang makakasuhan kayo. O, ayan o. Nasa kore na po yung kaso. Kasi sigurado kami sa ginagawa namin eh. Ano yun? Pagpapatupad. Ng ano? Ng aming mga batas sa lungsod ng Maynila. Bakit? Eh, responsibilidad namin. Para ano? Kapakanan nyo. O, yun po ang ibig sabihin. Okay. So, sana ha, maging alaala yan. Okay? O, ito na tayo ngayon.